guys, pasensya na kanina rin sa Facebook Live dahil kulang na kulang siya sa context. Ganito yung nangyari. Nung panahon ni... Ito yung mismong headline. Magbabayad tayo ng isang damakmak na pera dahil natalo tayo sa isang case sa ICSID, International Court for the Settlement of Investment Disputes. Alright? So, ganito yung kwento. 19 kopong-kopong ago, panahon ni Gloria Arroyo, nagpirma tayo ng kontrata with a Belgian, galing sa Belgium, na dredging company. Na maganda yung reputasyon, 150 years plus na sila nagde-dredging. So maganda talaga yung reputasyon nila sa dredging business. Tapos, ang ipambabayad natin doon ay isang $7 billion loan, low interest loan, from the Belgian government. So basically, halos concession na yun. Parang halos libre na yung ano, ang project na yun ay ang pag-dredge, yung pagtanggal ng lupa sa Laguna, Dubai. Tapos yung lupa ililipat sa Taytay Rizal, gagawing reclaimed area, yung sa Taytay na yun, para gawing wastewater treatment facility. Ngayon, ang nangyari dito, sinabi nung naupo si, dahil nga, di ba, kontrata ni Gloria. Tapos, nung naupo si Aquino, somehow, automatically, parang, alam mo kuya, parang may vendetta si Aquino na lahat na lang ng kay Gloria corrupt kahit hindi. Pwede ba naman lahat kay Gloria corrupt? Para lang din kay Marcos, sinabi nila lahat kay Marcos corrupt. Hindi lahat yun. O si kay Marcos, sabihin natin 99% corrupt, pero may 1% na hindi. Ay, nako. So anyway, ganyan. Sabi ni, midnight deal daw yun, sabi ni Pinoy, kahit na hindi. Tapos yung Belgian na ambassador or a prime minister, basta high-level Belgian official, nagbigay pa kay Pinoy ng mga dokumento. Ayan po, independent study, kere lang po yan, wala pong problema dyan, ganyan-ganyan. So sabi, mamaya mo na yung mga tanong. So ganito po, di ba dapat habulin si, darating tayo dyan. So sabi ni Pinoy parang, X yan, X. Tapos, imbis na makipag-usap dun sa Belgian company, para siyang bata, ang ginawa lang nila ay nirefuse nilang pirmahan yung 7 billion loan ng Belgium. Alam yung hindi nila kinausap yung Belgian dredging. Tuloy-tuloy yung kontrata, bigla nilang inindyan. Para mga bata. Tapos ngayon, ipinaglaban daw ito ni ER Ejercito, yung dating governor ng Laguna. Pinaglaban niya kasi nga malaking bagay nga daw para sa Maynila, chorba-chorba. Ang problema, sa sobrang fixated ni Aquino na i-cancel yung kontrata na yon, ang ginawa ni Aquino, si Ejercito, kinasuha ng overspending. Siya yung first governor in history na natanggal for overspending. Gets ninyo? Grabe. So anyway, 5 years ago, mga 2011 or so, 2012, alin sa dalawang taon na yun, nagsubmit ng kaso ang, yung, kasi hindi ko mabasa yung pangalan ng kumpanya, kasi Belgian ba yun? Yung magulo yung basahin. Basta Belgian dredging na lang tawag natin. Ayun, sabi ni Joy Jimenez, opinion that, Aquino Act's key flood control project in 2010. Yan yun. So, kinasuhan tayo sa ICSID, yung arbitration court yun, ang hinihingi na damages ay 4 billion pesos. Bukod pa yun sa mga, syempre, magiging lawyers, mga attorney, legal fees, ganun mga katsorbahan. Alright, so again po, yung para sa ang project ba yung Belgian dredging? Yun po ay yung pagkalkal ng lupa mula sa Laguna, Dubai, para tumaas yung capacity niya na tumanggap ng flood waters. So ibig sabihin po, para ma-minimize ang flooding sa Maynila. So para po ma-minimize ang flooding sa Maynila, yung Belgian company i-dredge yung lupa sa Laguna, Dubai. Tapos yung lupa ililipat sa bandang Taytay para gumawa ng wastewater treatment plant. O yung DBZ, yun yung pangalan ng company, DBZ. Alright, so eto na nangyari pagkatapos anuhin yung kaso. Dumating tayo sa sinampay yung kaso either 2011 or 2012. Tapos po, umusad yung kaso sa ICSID sa Europe. Tapos po, nung
nung bandang dulo na, mga 2014 na, tapos nagminanakanakana na mukhang matatalo yung Pilipinas, ang gagong Pinoy, naglabas pa ng press release na, we will abide by the arbitration ruling. And he wasn't referring to the South China Sea. He was referring to the Belgian dredging case. Pakabobo. Tapos, eto na. So, nung umusad pa lalo, ganyan. Ngayon, si Bobby Tiglaw, yung writer ng Manila Times na dating ambassador, may mga contact siya sa ICSID. Actually po, magiging public documents yung arbitration case. Tapos po, meron daw siyang mga contact sa ICSID. Pinaalaman siya na natalo nga tayo rin sa kaso. Actually po mga readers, si Rigoberto Tiglaw, may pagka-pro-gloria yan. Kaya lang po, yun po ganitong klaseng court decision, hindi po na i-invento to eh. Alam niyo, kung mag-i-invento ka ng balita, yung mga hindi pwedeng i-verify. Eh si Bobby Tiglaw, hindi niya mag-sisinungaling ng ganyan lang. So, yung malamang yung claim ni Tiglaw, nasa ano, 95% sure ako na tatama si Tiglaw, na hindi siya nagsisinungaling nun. So, ang mangyayari po nito, luckily, actually, hindi luckily, Diyos ko po, tangin ang lungkot. So, dapat nga 4 billion yung hinihingi nila. Kaya lang, ang in-award lang daw sa Belgian company ay 800 million pesos. So, parang makakaramdam tayo ng konting, 800 million lang pala. Plus interest, simula 2011. Tanginang yan. So, mula 2011, 800 million. Lalagyan natin ng 3% interest. Ewan ko kung magkano yun. So, anyway, yung 800 million na yun, mawawala na lang parang bula. Ilang paaralan ang magagawa nun? Ilang rehab center? Tapos, ang catch dito, yung pag-cancel na lang kontrata, wala man lang formal ek-ek. Kasi ano talaga, gross negligence. Kasi hindi nila kinansel yung kontrata, hindi lang talaga nila pinirmahan. Ito ba yung daang matuwid na gusto ituloy ni Marrojas? Tapos pag nawala tayo, pag nawala si Duterte, ang uupo si Lenny Robredo. Eh mas bobo kay Pinoy yan. Tatlong beses yan bumagsak ng, hindi pala tatlong beses, bumagsak yan ng bar exam. Isa rin bobo. Sabi ni Caroline Buangan Amon, paano raw babayaran o di huhugot ng pera mula sa National Treasury, paano pa? Okay, ngayon, bumabaha pa rin sa Maynila. Imbis na natuloy na lang yung proyekto at natapos na sana siya noong 20, kailan man dapat natapos yung 2012. Kasi po, yung dredging project na yan, sagot po yan ni Pangulong Gloria laban doon sa naging problema natin nung nagkaroon ng bagyong milenyo dito. Tatandaan ko yun eh, mga 2007 o 2006, parang ganon. Yung sobrang lakas nung hangin, tapos bumaha, tapos nagkatrabaho pa nga ako sa Makati noon eh. 2006 yata yun, oo. Tatrabaho pa ako sa Makati noon, tapos yung mga biyero ng mga bubong lumilipad doon sa harap nung skyscraper. Tapos sasagot ni Pangulong Gloria doon daw, ni GMA, i-dredge natin yung Laguna, di ba, para hindi mapuno agad yung tubig. So, ayun, tinuloy dapat, tapos dapat wala nang bahasa. Hindi naman sa wala, medyo namitigit na yung baha sa Maynila, yung hindi na, less likely na tayong bahain, pero hindi, kinansel ni Pinoy. Magbayad pa tayo ng 800 million. Eh kung kaya, ibenta na lang natin Hacienda Luisita at yun yung pambayad natin. Ano kuya? Pagkakamali lang din naman nila Pinoy yan, no? Ibenta na lang natin Hacienda nila. Tangin ng mga yan. Sabi ni Tiglaw, pwede daw hanapan na pigain si Duterte, si Purisima. Si Cesar, yung Finance Secretary Purisima at saka si Presidente Aquino noon sa pambayad noon. Pero ewan ko lang. Kasi technically, ang sale ni Pinoy wala pang 100 million eh. Kasi kuya, ang sale niya mga 65 lang, ganun eh. So yung pera niya, yung pamilya niya, hindi yung siya mismo. Tangina, sabog lang na may putangin na ngayon. Hingi na lang tayo kay Bishop Bacani. Nabalitaan niyo ba kuya si Bishop Bacani? Baliw na yun.
Alright, so ulitin ko lang po yung nangyari. Isang mabilis lang po na rundown bago ko tapusin yung Facebook Live. Noon pong bagyong noon pong bagyong milenyo, sumobra yung baha sa Maynila. Dahil doon nagdesisyon ang Arroyo government na i-dredge ang Laguna, diba? Eh, para tumaas yung capacity na tumanggap ng flood water. Kaya lang, nung umupo si Pinoy, nagdesisyon siya na unilaterally i-cancel yung contract without renegotiation, without anything. Dahil anything that Gloria did ay sa mata ni Pinoy ay midnight deal, kahit hindi. Eh, ang problema, yung Belgian dredging company, yung dredging contract ay walang irregularity. So, kinasuhan tayo sa International Court for the Settlement of Investment Disputes sa Europe. At 5 years later, sinupo tayo doon for 4 billion pesos in damages. And 5 years later, natalo po tayo, kagahapon lang o kanina lang. Ngayon po, dahil po dyan, nagbabayad po tayo ng damages sa Belgium, kahit wala naman silang natapos na dredging project. Eh kasi nga, kinansel nga ni Pinoy. Kahit walang dahilan. So dahil po dyan, ay ang swerte lang po natin, hindi 4 billion yung naging award, kundi nasa mga 800 million lang. Pero kahit na po, 800 million pesos po yon, mga readers. So ayan, pasensya na po, umagang-umaga, bad news. Pero ganun po talaga, magdusa po tayo. Putangin na, tapos na daang matuwid, nagdurusa pa rin tayo. Pasensya na po muna. So, hintayin ko lang po mismo yung actual na dokumento na nagpapay-explain nung decision ng exit. Pero sa ngayon po, ayun po yung bad news. Magbabayad po tayo ng at least 800 million pesos dahil sa binayolate natin na kontrata, hindi natin in-honor na kontrata nung panahon ni Pinoy. At ito pa pala ha, yung project na yon 7 billion ay may grant na 7 billion ng ang Belgian government. So halos libre para sa atin yun. O halos alam mo yun, sobrang favorable ng terms. Tapos umayaw pa rin sila dahil Gloria lang. Mating. Sarap pagsasapakin ng isa-isa ang inang mga delicious.